isa ang tricycle sa mga pangunahing paraan ng transportasyon sa Pilipinas. Pero dahil sa malilikhaing kamay nating mga Pinoy, ang ordinaryong tricycle ngayon lumilevel up na rin. Kada taon, higit kumulang 20 bagyo ang tumatama sa Pilipinas. At isa sa mga pangunahing problema natin tuwing panahon ng tag-ulan, ang matinding pagbabaha. Kaya naman isang espesyal na tricycle ang naimbento ng kumpanyang H2O Technologies, ang Salamander. Dito sa isa sa bahaing lugar sa Malabon, nakilala ko ang technical head ng kumpanya na si Lamberto Armada. Sa? Ay, sir. Lamberto, no? Yes, sir. Okay, so ito yung Salamander. Apa, yes, sir. Okay. Bakit, una-una, bakit Salamander ang tawag natin? Naghahanap po kasi kami talaga ng hayop na pwedeng pang lupa at pwedeng pang tubig. Okay, okay. Since yung vehicle natin... Yes, ang vehicle kasi natin is Amphibious. Okay. And we wanted it to be named na isang matatandaan ng tao. Okay. Catchy name. Medyo astig yun, no? Salamander, yes, no? Reptile. Yes, sir. That's the reptile. Okay, so tell us about your design. Bakit nyo, bakit three-wheel? Bakit ganyan yung itsura? Sir, kasi ang Amphibious Salamander po natin, it was designed talaga as a on a normal day is for utility vehicle. Okay. So, pwede siyang gawing barangay na service. Uh-huh. So, and then, pag may flooding, okay, automatic na dala mo na agad ang bangka mo. Gumawa ang kumpanya ng dalawang modelo ng Salamander. Isang de gasolina at isang de kuryente na maaaring kargahan sa isang charging station. Gawa ang kahan nito sa fiberglass at may sukat na singlapad ng isang ordinaryong tricycle. Ilang tao yung kasha? Ilang for Lancer, it's 6. And then on water, it's 4. And ang pinakamagandang feature nito, galing ka sa lupa. Dire-diretso ka sa tubig. Switch lang, isang switch lang sa harapan. Dire-diretso kayo sa tubig. Okay. Nasa Malabon tayo, bahain tong lugar na to. Yes, tag-ulan, pwede natin subukan to. Subukan ko natin. Pinasubok sa akin ni Lamberto ang full electric na Salamander. Tahimik na tahimik tong Salamander. Kasi ito yung electric version. Yes, sir. No? Electric version. 48 volts. Electric version. Parang ano lang siya eh, ride sa, ano, sa kiddie park. Oh. Yes, sir. Pero seryoso yung gustong task na ma-accomplish nitong sasakyan na to. Mukhang stable na stable dito sa lupa. Nakikita ko na magagamit ng gusto to ng mga nagpapatrolya sa barangay. O merong iahatid siguro sa ospital, may sakit, or maybe deliver ng mga gamit. Sa lupa, mukhang madali lang patakbuhin at maniobra ang Salamander. Kompleto rin ito sa mga safety gear para masigurong kaligtasan ng mga sasakay, lalo na kung sakaling tumirik ito sa gitna ng tubig. So, ba't kayo may paddle? So, just in case, sir, na masiraan lang sila, ma-stranded, at least meron silang way na makarating pa rin sa dry land. Okay. Lastly, fire extinguisher, just in case. Kailangan mo ng lubid kung may just in case na hahatakin ka or ikaw yung hahatakin. Of course, pinaka-importante, ating mga life vest. Yung kakampi natin, life vest. Susubukan natin yung Salamander sa land. Ganyan, susubukan naman natin sa tubig. So, from land to water na tayo. Okay, let's go. Mula sa lupa, sinubukan naman naming iluso sa tubig ang Salamander. Okay, eto na. Maandar pa rin. Nakakaaliw siya imaneho, pero first time ko talaga nag-motorsiklo technically, no? Sa tubig. Nakikita ko yung possibility na maraming mararating ito, both land and water. Habang nasa tubig, kaya raw nitong tumakbo ng hanggang 12 kilometro kada oras. Ibalik yung
pakiramdam, no? Yes. Galing ba? Sarap ba? Yun, so kung yung kanilang ginawa natin, we designed this talaga para when it comes to iskinita, magkasa man yung footprint niya, on that same spot, iikot ka na. Yes. So it's like drifting in water. So maneuver. Yes, maneuverability, wala tayong magiging problema. Kung mabibigyan ng sapat na ayuda ng gobyerno, siguradong malayo pa ang mararating ng proudly Pinoy na proyektong ito. Tungo sa kaligtasan ng maraming buhay sa mga darating pang sakuna at dilubyo. Nakikita ko yung functionality ng Salamander na lalo sa atin, bahain, no? Dito sa Metro Manila, maraming natural disaster na kung saan binabahay ang mga lugar. Magagamit ng status mga rescue operations, mga relief operations. So, ano siya, very functional to.